Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin natin at pagsisihan ang ating managawang pagkakasala at tayo'y dumulog sa ating Amang nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lupa ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Thank you.
tayo. Ama naming makapangyarihan, iniatas ng iyong anak kay Santa Maria Magdalena, una sa lahat, ang pagbabalita tungkol sa maligaya niyang pagkabuhay. Pakundangan sa kanyang panalangin at kagitingan, maipahayag nawa namin si Kristo ay nabubuhay at makita namin siyang nagahari sa iyong kadakilaan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa awit ni Solomon. Gabi-gabi sa higaan, ang mahal ko'y hinahanap. Ngunit hindi masumpungan kahit na sa pangarap. Akong itong bumabangon, sa lungsod ay naglalakad. Ang lansangan sa paligid ay aking ginagalugad. Ngunit hindi matagpuan ang sinta kong nililiyag. Sa akin ngang paglalakad, nakita ko'y mga bantay. Nagmamanman, naglilibot sa paligid, sa lansangan. Sa kanila ang tanong ko, mahal ko ba ay nasaan? Nang kami ay maghiwalay ng nasabing mga tanod, bigla na lang na nakita ang mahal kong iniirog. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uho kong kaluluway, tanging ikaw, yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa santuwaryo, sa lugar na dakong banal. Ikaw rooy mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pauguukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. At ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway, kakaing may kasiyahan. Magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagkat ikaw sa tuwi na, ang katulong na malapit. Sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Itong aking kaluluway, sa iyo lang manghahawak. Pagkat ako kung hawak mo, kaligtas'y natitiyak. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang pag-ibig ni Kristo ang naguudyok sa aking magkaganyan. Ngayong malaman kong siya'y namatay para sa lahat. At dahil diyan, ang lahat ay maibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat. Upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin kanino man ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong una'y gayon ang aming pagkakilala kay Kristo. Ngunit ngayon hindi na. Kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya'y bago na.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng Linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus, at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon, at hindi namin alam kung saan dinala." Si Maria'y nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan, at ang isa na may sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon, at hindi ko alam kung saan nila dinala." Lumingon siya at pagkasabi nito, at nakita niya si Jesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan. Kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." "Maria," ani Jesus. Umarap siya at kanyang sinabi, "Rabon," ibig sabihin, "Guru." "Huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena'y pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon." At tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Minamahal na mga kapatid sa Panginoong Hesukristo, ngayon po ay kapistahan nga ng ating minamahal na patrona, Santa Maria Magdalena. Kaya ho, isang maligayang piyesta po sa inyong lahat. Si Santa Maria Magdalena ay isa sa mga unang alagad ng ating Panginoong Hesukristo sa kabila ng kanyang pagiging babae. At sa kanyang buhay, si Maria Magdalena ay nakaranas ng pag-ibig ni Kristo. At dahil naranasan niya ang pag-ibig ni Kristo, sinikap ni Maria Magdalena ibigin din ang Diyos sa abot ng kanyang makakaya. At dahil alam niyang mahal siya ng Diyos at siya minamahal niya ang Diyos,
bukas ang kanyang kamalayan na ang pag-ibig ni Kristo ang nagbubuklod sa sambayanan, ang nagbubuklod sa mga alagad o mga apostol sa gitna ng kanilang pagkakaiba-iba. Si Santa Maria Magdalena ay larawan ng isang taong nakaranas ng pag-ibig ng Diyos. Ang kanyang kabanalan ay dulot ng naranasan niyang pag-ibig ni Kristo sa kanya. At ang naranasan niyang pag-ibig buhat sa Diyos, buhat kay Kristo, ay pag-ibig na hindi nagtatangi. Kahit na si Santa Maria Magdalena ay babae, at nung kanilang kapanahunan sa kanilang lipunan, ang isang babae ay pawang walang puwang sa lipunan, ipinadama at ipinaranas ng Diyos kay Maria Magdalena ang kanyang pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos na naranasan ni Maria Magdalena ay pag-ibig na nagpapalaya sa pagkaalipin. Alam nating lahat na ang ating patrona ay isang alipin ng mga demonyo bago niya makilala si Jesus. Ilang demonyo ang pinalayas ni Jesus kay Maria Magdalena? 7. At ang pag-ibig na ito ng Diyos sa kanya ang nagpalaya kay Maria Magdalena sa umaaliping mga demonyo sa kanya. Ang pag-ibig ng Diyos na naranasan ni Maria Magdalena buhat kay Kristo ay pag-ibig na nagpapalaya. Ang pag-ibig ng Diyos na naranasan ni Maria Magdalena buhat kay Kristo ay pag-ibig na nagpapanibago. Nang makilala ni Maria Magdalena si Jesus, nang palayasin ni Jesus ang mga demonyo na umaalipin kay Maria Magdalena, ang buhay ni Maria Magdalena ay pinagpanibago ng pag-ibig ng Diyos. Buhat sa pagkaalipin ng kasalanan, buhat sa pagkaalipin ng mga demonyo, ang buhay ni Maria Magdalena, dahil sa pag-ibig ng Diyos, ay naging buhay ng kabanalan. Mga kapatid, tayong lahat, bukas man ang ating kamalayan, napapansin man natin o hindi, ay nakararanas ng pag-ibig ng Diyos sa araw-araw, katulad ng naranasan ni Maria Magdalena. Tayo ay hindi itinatangi ng Diyos. Ang bawat isa sa atin ay sadyang mahal ng Diyos. Babae man o lalaki, pangit, maganda, gwapo, mayaman, mahirap, hindi itinatangi ng Diyos. Lahat tayo ay mahal ng Diyos. Katulad ng pagmamahal niya kay Maria Magdalena. Ang pag-ibig ng Diyos na nararanasan natin araw-araw ay pag-ibig na nagpapalaya sa ating pagiging makasalanan. Laging ang paanyaya sa atin kapag nararamdaman natin na tayo'y mahal ng Diyos ay talikuran ang ating mga pagkakasala upang tayo ay maging mas malayang ibigin ang Diyos at ibigin ang ating kapwa-tao. Ang pag-ibig ng Diyos na nararanasan natin ay nagpapanibago sa ating buhay. Walang tao na nagsasabing mahal ako ng Diyos pero hindi nagbabago ang buhay, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nagpapanibago ng buhay ng tao.
hindi dinadala ng pag-ibig ng Diyos ang tao sa pagkamakasalanan. Ngunit kapag ka ang tao ay nakaramdam na siya'y mahal ng Diyos, naroon ang kanyang pagnanasa na maging mas mabuting tao, maging mas banal, maging mas na mamuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, si Maria Magdalena ay huwaran din ng pag-ibig kay Kristo. Dahil naranasan ni Maria Magdalena ang pag-ibig ng Diyos sa kanya, ang pag-ibig ni Kristo sa kanya, natutunan niyang mahalin si Kristo. At hindi ikinahiya ni Maria Magdalena na ibigin si Jesus. Kaya nung simulan niyang ibigin si Jesus, naging kasakasama siya ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Buhat sa pagiging makasalanan, buhat sa pagiging alipin ng mga demonyo, si Maria Magdalena ay naging larawan ng pagmamahal kay Jesus. Ibinigay niya ang kanyang buong sarili kay Jesus sa ating Panginoon na unang nagmahal sa kanya. At nakita natin sa ating mga pagbasa o lalo't higit sa ating ebanghelyo na kinilala ng Diyos ang pagmamahal na ito ni Maria Magdalena kay Kristo. Kaya naman, kahit na siya ay babae, kahit na siya ay tila bagang hindi masyadong napapansin ang mga ibang alagad, si Maria Magdalena ang unang nakasaksi at nakakita sa Panginoong muling nabuhay. At siya ang unang tagapagbalita na si Jesus ang Panginoong nagmamahal sa kanya at Panginoong kanyang minamahal ay muling nabuhay. Kaya nga ang tawag natin sa kanya, Apostola Apostolorum. Dahil siya ang alagad, ang apostol sa mga apostol. At ganito rin marahil ang ating buhay bilang mga Kristiyano. Dahil nakaranas tayo ng pag-ibig ng Diyos, hangad din natin na ibigin ang Diyos na nagmamahal sa atin. Hangad natin na hindi maging walang utang na loob sa pagmamahal ng Diyos. Nais nating matularan si Maria Magdalena. Kaya mga kapatid, kung hindi nyo pa nababanggit sa Panginoon, Panginoon, ako'y minahal mo at ngayon, ikaw naman ay minamahal ko na rin. Sana mabanggit natin ito sa Panginoon mula sa ating mga puso. Katulad ni Maria Magdalena, ang puso niya ay naging puspos ng pagmamahal kay Kristo, ng pagmamahal sa Diyos. Si Santa Maria Magdalena, bilang mahal ng Diyos at minamahal ang Diyos, minamahal si Kristo, bukas ang kanyang kamalayan na sa gitna ng pagkakaiba-iba ng mga alagad ni Jesus, iisa ang nagbubuklod sa kanila, ang pag-ibig ni Kristo. Ang mga alagad ni Jesus, ano ba ang kanilang mga katangian? May mainitin ang ulo, may mapag-alinlangan, may maniningil ng buwis o makasalanan, may makabayan, mayroon din namang mga ambisyoso, meron ding manggagancho, merong slow, hindi makagets agad-agad. Pero sa gitna ng makapintasang ito at pagkakaiba-iba, sila ay pinagbubuklod
ng pag-ibig ni Kristo. At doon din tayo dinadala ng ating debosyon sa minamahal nating patrona. Lahat tayo, kahit magkakaiba ng ugali ang mga tagakawit, kahit may mga kapintasan ang mga tagakawit, tayong lahat ay pinagbubuklod o pinag-iisa ng pag-ibig ni Kristo. Sapagkat ang bawat isa sa atin ay kanyang iniibig, kanyang minamahal. Kaya sana ang pagbubuklod-buklod natin, ang pagkakaisa natin bilang mga namimintuho sa ating minamahal na patrona ay hindi lamang ngayong panahon ng pandemya, kundi sa lahat ng oras at pagkakataon. Tayo'y magkaisa, tayo'y magbuklod-buklod sa pag-ibig ni Kristo. Katulad ng pagkakabuklod ng kanyang mga alagad kasama ang ating mahal na patrona, Santa Maria Magdalena. Mga kapatid, ilapit natin sa Diyos ang ating mga panalangin. Tinutulungan tayo ni Santa Maria Magdalena na nagdarasal din para sa ating mga intensyon. Isamo natin, Panginoon, pagbuklurin mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, pagbuklurin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa simbahan, nawa ay patuloy na magbigay ng pag-asa sa pamamagitan ng pagpapahayag ng pananaig ni Jesus sa kamatayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagbuklurin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang bawat pamilya, nawa ay tumibay sa buklod ng pag-ibig sa gitna ng dinaranas na pagsubok, takot, at mga pangamba. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagbuklurin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang pamahalaan, nawa ay maging tagapaghatidin ng mabuting balita sa pamamagitan ng tunay na pagmamalasakit at paglilingkod sa bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagbuklurin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga frontliners, ang mga manggagawa sa larangan ng kalusugan, mga sundalo, pulis, at lahat na nagtataya ng kanilang buhay upang tulungan ang mga nahihirapan dulot ng pandemya, upang manatili silang matibay at ligtas sa banta ng COVID-19. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagbuklurin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga kapatid nating yumauna, lalo na ang pumanaw dahil sa COVID-19, upang sa piling ng Diyos ay masumpungan nila ang walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagbuklurin mo kami sa iyong pag-ibig. Mapagkalingang Ama, pakinggan mo ang pagsamo namin sa iyo. Kaisa ni Santa Maria Magdalena na binubuklod namin kami sa pag-ibig ni Kristo ngayong panahon ng pandemya, nawa ay iyong ipagkaloob ang dalangin namin sa iyo. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nakahanda. Ngayong si Santa Maria Magdalena ay aming ginugunita. Yamang ang kanyang inihaing pagmamahal ay malunggod na tinanggap ng iyong anak, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Hesukristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, dapat kang purihin ang tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nagutos si pagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Nabuhay niya Mesiyas,
Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat, ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahain ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kami magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tunghayan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaisa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, kaisa ng mga apostol, mga martir, ni Santa Maria Magdalena, at kaisa ng lahat ng mga banal na naaming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming Obispo Reynaldo, ng tanang mga obispo at buong kaparian, at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan, na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming Yumao at ang lahat ng lumisa na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasa makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng manakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Pasa sa amin ang kaharian mo.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa tinanggap naming banal na pakikinabang, mag-umapaw nawa sa amin ang nananatiling pag-ibig na siyang nagdulot ng kaugnayang mahigpit ni Santa Maria Magdalena sa guro niyang si Kristo, na kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.